Well, nandito tayo ngayon, no? We started there in Pasay, sa Leveriza Street, and now we are here in FB Harrison. We are we are operating this not only because there's a complaint, but this is also a priority one because galing po ito sa 8888, which is a presidential complaint hotline. So, yan po ang mga isa sa mga channels where yung mga mamamayan po natin maaari pong mag-complain kung meron po sila nakikita mga obstruction, illegal parking sa kanilang mga nasasakupan or sa kanilang areas. That's one way, no, para makapagdala po ng report sa amin. Apat na sobrang magandang, apat! Iksala natin, makakalang tayo. Pag dinawi kita, bukas ang kamay. Pero pag nakasarado ang kamay mo, suntok yun. Sino nanuntok? Si ang ulo nanuntok. Siya nanuntok sa akin. Inabig ko lang yung cellphone mo. Inabig. Inaabot ako pati kung tumabaw. Tinabig mo sa ulo tapos kilano mo. Paano ako makakapol mo na kaya helmet? Tingnan mo. Sa oras na 10:15 ng umaga, nandito tayo ngayon sa may kanto ng EDSA, saka ng FB Harrison. At mismo dito sa pinakakanto, dito nag-waiting itong mga jeep. Sa kabila niyan, bali, tatlong jeep ang natikitan dito. At dito pa sila nag-aantay mismo sa bike lane. Ay, hello. Magandang umaga. Yan ang dahilan or yan ang isa sa mga dahilan kaya binabaklas yung mga tolda. Kasi pagka niladlad ng ganyan, dyan na sila kumakain sa sidewalk or nasasama pati itong kalsada. At nagagawa nilang extension ng kanilang pagkabuhayan or minsan extension ng kanilang tirahan. So, hindi na muna binabaklas itong tarpal para hindi naman mabasa yung kanilang paninda. Ang oras ngayon ay 10:30 ng umaga at nasa kahabang pa rin tayo ng FB Harrison. Kalalampas lang natin ng City Hall ng Pasay. Nasa tapat mismo ito at nasa gitna ng bike lane. Ito naman, naka-illegal parking na. Nasa kanto pa naka-park. Ganon din yung sa kabila, nasa kanto naka-park. So, pag walang mga may-ari niyan, mahahatak. Ito pala, may driver na. Ito ang wala pa, kaya ito ang mahahatak. Tara, lakad tayo. Lakas pa rin ang ulan. Balikan na lang natin yan. Yung nakatapat mismo kanina sa ayan, natikitan dahil andyan naman yung may-ari. So ayan, lahat yan matitikitan dahil naka-usli yung mga unahan. Thank you.
Iturma na muna yung ano. Bukod sa kanto na pinanggalingan ng kutsyo na yan, ito, pedestrian lane din pala ito. Tignan muna natin sa unahan. Hatakin niyo muna pag ano. Pagmula doon, ito, may hahatakin din. Nahahatak na rin pala yung pinanggalingan natin doon. Ayan ang radyo, walang helmet. Eh, ano muna, pakitanggal muna yung iba, yung mga ano. Mga may naman na alis ka. Magmula doon sa nahatakan kayo na sa pinakakanto, saka ito, maluwag na. Nasa na kuya, yung ano, nandun. Kanto lang. Oo. O, dito nahatak yung van kanina at mayroong isang pickup dito na nakasampa. Ayun na. Ito, mahatak! Ito, patok! Ito pa rito sa Maysel. Ito, may hap! Ito yung, ah, ito na pala. Yung na-video natin bago tayo bumalik. Nasa sampa na. May construction din na ginagawa dito sa pinakakanto. So itong ginagawang kalsada dito ay Libertad. May inaatak na pala dito. Nasa Ipihari Sumpa rin tayo sa oras na 11:10 ng umaga. At yung ginagawang kalsadang yan, yan ang Libertad. So ibig sabihin, nasa kanto tayo ng Libertad, saka ng FB Harrison. So dire-diretso tayo. May nasampan na rin pala doon sa unahan. Bali, 17 tow trucks ang dala natin ngayong umaga. Para.
Sino nakaka-relate dito? Naalala ko yung 80s. Ang oras ngayon ay 11:25 ng umaga. Nandito pa rin tayo ngayon sa Mikapa ng FP Harrison. Mahaba ito. Magkocross pa ito ng Buendia na kung saan lulusot din ito, kung saan tayo nag-umpisa kayo na sa may Pablo Campo. At ito, bago pa yata itong sasakyan na ito na hatake. Oh, wala pang plaka. Tingnan natin sa unahan. Baka meron. Meron? Ah, meron plaka dito. Yung huli na wala. Baka natanggalan ng plaka. Oh, yun. Meron nga. Meron pa dito sa hulihan. O sa unahan pala. Ito. Sa kabila pala, meron nang inahatak. At malamang ito, mahahatak din. Bukod dyan, doon, saka ito, meron din palang mahahatak na sa kabila. Sa oras na 11:30 ng umaga. Oh, dapat ganito. May nadadaanan yung tao katulad niya, no. Saka ito. Naangklahan na ito. At nandito pa rin tayo ngayon sa may haba ng FB Harrison. Sa oras na 11:30 ng umaga, nandito pa rin tayo ngayon sa may kahaba ng FB Harrison bago dumating ng Buendia. So nasabi ko nga kayo na o nabanggit na 17 tow truck ang nadala natin ngayong umaga. So dito pa lang, ayun ang Buendia eh. Ubos na yung tow truck. Okay, back to base tayo. May sinuntok daw na kasama natin dito. Sino nanuntok? Siya ang ulo nanuntok. Siya nanuntok sa akin. Inabig ko lang yung cellphone mo. Oh, inabig. Inaabot ako pati kung tumabaw. Tingnan si Sidney. Saan kayo? Saan tinamaan? Naka-helmet na ako. Diyan na pati. Pinipidyo ko lang. Sabi ko ba't iniwan niyo yung isa? Ano pong dahilan? Bakit kayo nagpangabot? Hindi, binibidyo ko lang. Binibidyo ko siya. Bakit niyo po binibidyo? Hindi naman sumasama mag-video. Hindi nga, paano yung violation? Kaya ko binibidyo? Hindi po. Sabi ko, ba't iniwan niyo yung isa doon? Ayun, ba't iniwan niyo yung isa? Unfair naman kayo. Ako, yun. Nakaka na yung iniwan. Binali pa doon dito. O yun na, binibidyo ko siya. Inampas akong gano'n. Inampas kayo? Ano minapang inampas ako? Nauna ba kayo? Inampas niyo raw? Sinabi ko yung cellphone dahil dinuduro ako pag hindi raw hindi nakuha yung nagbo. Sabi ko, hindi ko alam, hindi naman ako nanitin. Sa galit ko, oh. Ginantihan ko na rin siya kasi sinap ako eh. Sinap ako siya? Kasi ginantihan ko lang sa galit ko na rin. Pag nanuluntok ka, sabi ko. Hindi ba sakit? Wala nga, sabi ko. May ginagawa lang ako. Ito, may ginagawa.
Sino sumuntok? Kailan? Sino sumuntok? Sabi ko, bakit iniwan yon yung pula? Tapos, dito, ito kinuha. Iniwan. Ito, nabasag ang cellphone ninyo. Dahil, sinuntok kayo? Lakas po, pag ganun niya. Kumanon ako, tumilapon yung cellphone ko lang malayo. So, hindi ko alam kung sino nanisip. Yung tapos ang inaano ko sa'yo, kuya, kanina. Sinuntok ako sa bunga kuya, ito, ko, basag yung ano ko dyan. Naiwan, pag nakuha yung isa. Kung saan yan, pag gano'n yan. Kamay mo sa pagsuntok mo sa akin. Grabe naman. Kaya... paano ko naman susuntok lang ganyan? Pag gano'n yung ano ko. Pag gano'n yung sa akin, no? Dirabig mo sa ulo, tapos kilano mo. Paano ako makakapon mo yun ang helmet? Tignan mo. May CCTV tayo. Pwede natin i-rewind doon. Para makita. Sir, nakita nyo ba yung pangyayari? Oo, oh, doon ako sa akin. So ano pong nangyari? Bali... Nagano'n siya, biglang sinuntok tong kamay, tapos kahit malisik doon yung ano. Tinabig lang po yung pagganong style. Ang sinuntok ko, ito po yung sinuntok. Obstrano, ha? Ang tabig, bukas ng kamay. Ha? Pag tinawag kita, bukas ng kamay. Pero pag nakasarado ang kamay mo, suntok yun. Suntok yun pag sarado ang kamay. O, paano hindi ako sigurado? Doon ako. Sandali po. So, nakita niyo po talaga naunang nanuntok yung enforcer? Yung enforcer nauna. Kaya nga tumalasik yung cellphone, kaya nagayat yung tao. Sa tingin niyo po, sinuntok pa ba o tinabig yung cellphone? Sinuntok. Yung kanina, ito yung mitaniko. Mitaniko ko ba kayo kanina? Pero yung sasakyan ninyo ay isa sa mga nahata. Yeah, dito po nakalagay. Yung dito kanina. Ngayon, ilang klan. Ngayon, ibinaba. Tinawan na lang ng ticket. Tapos lumipat sa kabila na ang klan na rin, ibinaba ulit yung sakyan doon, bumalik dito. Yan po lang yan. Yan po lang ito. Hindi, wala na po, natanggal na. Umalis na. Umalis na yung direct. Ngayon, bumalik sila rito, ilang klan ulit yun, nandito. Ngayon, sinabi ko, bakit yun, naka-angkla na yun, binaba nyo. Tapos, binalikan nyo ulit to, ilang klan nyo na kanina to, tinanggalan nyo, bumalik kayo ron. Wala na tayong flatbed, so hindi kaya ng lifter dahil naka-double lock yung harap at likod, so hindi mahatak. Kaya ang ginawa, dinikita na lang natin yun, ito na lang yung ticket. Sir, tanong ko lang, ano pa nangyari at ang sabi, kayo daw unang nanuntok. Nagsasalit na dahil hindi raw nakuha yung isa. Sabi ko hindi ko alam dahil hindi naman ako nanikit. Yung pala, naka-lock yung double lock yung ano. Yung binaba nung isang wrecker. So, galit na galit sa akin. Sabi ko, hindi ako nang huli niyan. Hindi ko alam. Tapos, dinuduro yung cellphone sa akin. Hindi, tinabig ko. O pagtabig ko, binayo ako sa helmet sa ulo. Hindi pa nasiyahan. Paano ako makaporma? Hawak ko yung manibela. In-uppercut pa ako. Yan na. Basag yung mga ako. Hindi ko naman pwede saktan sa katawan yun. Ginanong ko lang yung cellphone niya dahil nang-aasar. So ngayon, yung pagtabig nyo ng cellphone, ano nangyari? Oo, binalikan niya ako. Binayo sa yung ulo ko una. Binayo niya, tapos hindi na siyaan. In-uppercut ako, hindi ko na malayan. Yun, natumba. Yun, natumba nga yung motor eh. Natumba kami ng motor. Sir, paniniwalaan nyo. Hindi kayo maniniwala sa akin, ganun din ako. Sa sinasabi niya, hindi rin ako maniniwala. Ang pagpapatibay, CCTV po. Kaya wag muna kayong mag-ano. Kung ano yung ano natin. Dali. Kung ano rin ginawa niya. Kung gaano kalakas babasag to para tumilapon ng malayo yung tabig niya. Sige, para may dokumento. Magpuputulan tayo ng daliri kung in-straight ko siya o in-uppercut. Dali lang sir, in-interview ko lang sir. Oh, sir, paano kung hindi tama yung sinabi mo? Magpuputulan ba tayo daliri? Lalaban ako. Isang tanong ko na lang po, bukod sa pagtabig nyo sa helmet, wala na po. Wala na. Hindi nyo po nasuntok wala po, sinuntok na sa bibig. Wala na po, wala na. Maraming salamat. Wala na po. Totoo po yun. Sinungaling po siya. Illegal smoking nga itong nandito. Ay, hindi nyo huli. Private, nasa public eh. Vape lang yan, kagawad. Vape lang yan. Vape lang yan. Vape ba? Hindi, smoking pa rin yan. Okay na, punta ka. Okay na. Pagsakay ng babae, yung babae, may babae dyan eh. Ayun, angkas niya. Wala po yung babae. Kasi alis mo na yung kotse. Yung ni-raker. Ano yun yan? Yung ni-raker. Alis na yung raker.
Kaya yun babae. Pag upo ng babae, igaganin niya sa mukha ng babae ng lalaki yung cellphone ni niyo. Kaya nainis yung matanda. Ayan. Parang binibidyohan niya rin eh. Pag sumakay yung babae, nasakay yung babae, malis pa. Kasi yan nangyari na dyan, physical injuries na lang, nakit na siya. Tatlong beses niya sinuntok. Akala ko nga dalawa lang, tatlo pa. Yung huli bagsak yun. Napuruhan yung huli yung suntok. Pangatlo, tumba. Hmm. Ayan, ang ginaganyan niya sa mukha. Oo. Yung nawing yan, sila pangsa. Dalawa. Oh, pinabayangan niya, pinaalis niya. Tapos babanatan niya pagdating ni Payumo, bagsak yan. Ayan. Bagsak yan, pagsapak niya na huli. Sapakin niya pa yun sa yan, bagsak yan. Eh si Payumo, maano na. Oh, oh, diba? Puro yun eh. Inantay niya talaga na ano eh. Inantay niya eh. Inantay niya talaga na ano, na... Mat- so ayan, nagbibidyo na siya. Usawa niya pala yun. Ayan, kaya niya mabibira. Ayan. Wala pa ayan. Ayun. 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 Dalawa. Tinabi niya. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Si Payumo. Si Payumo. Si Payumo. So... So hindi totoong naunang sumuntok yung enforcer, tinabing nga lang niya. Inano niya yung si oh, si tatlo. Tatlo. Ayun. Tatlo talaga. Oh, nakno pa kalalagyan ka ngayon. Ayun. Tatlo, tatlong suntok. So okay, maraming salamat. Ah, sige po. Maraming salamat. Mga kasama sa galalo. Oh. Dali natin 'yon. Ano 'yan? Sama na lang. Sama sa amin na. Yeah, bukasan kita ha. Bukasan kita sa kilometer. Yeah, authority sila. Authority sila. Authority sila. Nagbibidyo dito ha kanina. Ayun lang naman binibidyo. Hindi ka naman nila, hindi ka nila. Dali nyo nga naman yung tire-rider yung ano mo kung hindi siya nakakasagabal dito ha. Kasi kinatanong ko yung sa kabila. Hindi. Dali nyo naman siya, sama sa mobil. So, kinakausap ni Sir Officer yung kanina kinakausap natin na pinagdidiinan niya yung enforcer talagang nauna. So, ngayon yung kinakausap na siya, tututanggin na siya. Ang oras ngayon ay 12:45 ng hapon. So, sasama muna tayo sa presento at aalamin natin kung anong magiging resulta. Ang oras ngayon ay 7 p.m. at nandito tayo ngayon sa may Pasay City headquarters. So, inaantay lang natin si Sir Ga para malaman natin kung ano nga ba ang posibleng ikaso dito sa nanuntok ng MMDA enforcer. Initially, alam naman natin, no, we are tasked to clear different roads para at least maalis natin mga obstruction. So, kanina umaga, tayo po ay umaksyon sa mga complaint na meron nga po mga road obstruction, mga illegal parking sa kahabaan po ng Riverisa Street and also in FB Harrison. So, with proper coordination, especially with the barangay, tayo po ay nag-operate doon. So, apparently, patapos na po dapat ang operation, as I was informed, meron isang sasakyan na tinutow. Kumbaga, last na nga daw po yung tow truck na yun, at last na yung sasakyan na yun. So, upon reaching the towing procedure, syempre alam naman po natin ang mga kababayan natin kung nagtow, medyo nagkakaroon ng negative reaction. Eh, no? But, as always, nadadaan naman sa tamang pakikiusap sa tamang procedures. But instead, itong nangyari kainang tanghali, towards tanghali, yung driver ng sasakyan, or well, as I was informed again, no, na hindi pala siya talaga ang driver, hindi rin po siya ang may-ari ng sasakyan. Kumbaga, binilin sa kanya dahil nasira yung kotse, so he is the mechanic ng sasakyan nito. So, natuwa ang sasakyan niya, nabigyan na siya ng mga towing impounding forms po natin and also the violation ticket. Ang ginagawa po niya, nagka-camera siya, nagbi-video siya, which is
hindi naman po natin pinipigilan. Una-una, karapatan po nila yon. Pangalawa, it's a public place. So, nasa kanila po kung gusto nila mag-video. And kung sa tingin naman nila, they will use the video to, let's say, file a complaint kung meron naman pong pagkakamali ang ating enforcer o ang ating mga operation, they can do so. Meron tayong proper channel, which is legal and adjudication namin. But apparently, as seen on the CCTV footage, itong mekaniko or nag-claim na yung sasakyan, responsibilidad niya, yung camera niya, yung cellphone, tinapat sa mismong mukha ng ating enforcer. So automatic po, ang reaction po ng ating enforcer is hawiin, alisin yung cellphone sa mukha at para makaalis na po sila. Which is, that is our standing order. Pag merong humaharang, kausapin, paalisin, at huwag na po tayo magtagal to avoid any, yun nga po, conflicts or commotions. So yun po ang ginawa ng enforcer, tinabing po yung cellphone. Unfortunately, siguro medyo maluwag ang hawak din, lumipad yung cellphone. But still, with that fact, no, lumipad ang cellphone, napikot po ito or nagalit, sinuntok ang ating enforcer ng dalawang beses. Ang malala pa po dito, nakasuntok na po ng dalawang beses, hindi pa po nakontento, tinakluhan pa, umabot pa po ng isa. Which caused our enforcer to, medyo nahilo po siya. Despite na naka-helmet, alam naman natin, masakit pa rin po yun pag may nauntog sa helmet, bumagsak po siya dahil medyo nahilo. Pagkabagsak, naipip po siya sa kanyang sariling motor. Yun po ang basically nangyari kanina umaga. And with everything that has happened, sinasabi nga niya, nadaan siya sa emosyon, no? But still, sabi nga natin, it does not give you the right na manakit ng mga tao, lalong-lalo po ang mga persons in authority, ang mga personalidad na naka-uniforme, dahil ang pinaka-bottom line dito is the respect. Respeto sa mga tao na papatupad ng batas, and also discipline na rin po. So your reaction nung sinasabi niya na bakit yung iba hindi tinutuwi yung kanya? Well, ang pagtutuwi naman kasi natin kung lahat po yan, let's say sa isang kalsada, ay 30 ang sasakyan. We have to bring 30 tow trucks. But we cannot do that, no? Always. So meron mga instances na meron tayong mga sasakyan na hindi po nagtutuwi. Ang ginagawa po natin dito, ini-issue natin ng ticket. So yun po ang isa sa mga procedures po natin. And aside from that, kung mapapansin natin sa footage ng sasakyan, lowered po yung sasakyan. So it requires, hindi po yung basta-basta tow truck na lang nahahatak po dyan. Dahil una-una, we also don't want na makadamage po ng property. So yun po ang isang kinonsider natin kanina. Kaya po nagkumuha tayo ng tow truck na dala natin na kayang kunin yung sasakyan na lowered po. Okay. Sir, hindi po ito unang beses na nagkaroon po ng parang pagkakaintan, especially with the clearing of vehicles. Well, this is the first time na nagkaroon ng physical talaga, physicalan. Mm-hmm. Meron po tayo, madalas sa ating operation, meron mga nagagalit, nakikipagsagutan, sumisigaw, sinisigawan tayo, but those are just part of our operation na lagi natin binibilin sa ating mga enforcers. Exercise maximum tolerance. And also, lagi nga natin sinasabi, we still give them the due respect kahit na sinisigawan na po tayo. So this is the first time na nagkaroon po tayo ng physical na panlalaban, no, sa ating mga, sa ating enforcer. Yes. Ano sir yung pinaplano, like there are police na escort or better po ba na may mga security kapag case to case basis, no, depending on the area ng ating mga operation. Tulad po sa Manila, like R10, madalas po tayo ay nagpapa-assist sa ating mga kasamahan, lalo-lalo po sa PNP. And we are very thankful sa mga suporta na binibigay ng kapulisan sa atin because everything works easier and better. Hindi lang po ito para sa pagpapatupad ng batas, but also seguridad din ng ating mga enforcers. So, it's a normal ano na po yan na humihingi po tayo ng assistance. It's just that we did not, ano, no, hindi natin ina-expect in broad daylight, at of course, dyan po sa kakabaan ng kalsadang yan ay meron pong ganung mangyayari. Sir, hindi ba natin para tao talaga minahari ng sasakyan sa I think wala namang panalagutan yung may-ari ng sasakyan except for yun nga po, pinagkatiwala niya sa sinasabi nga niya, mekaniko siya. Unang-una, kung talaga nasira po sa sasakyan, may pagkakamali rin po dahil iniwan po sa bangketa at half of the car is obstructing the bike lane. But then again, makikita natin with everything that happened today, ang talaga may panalagutan po dito is yung tao, yung assailant po natin na sumuntok sa ating enforcer. Lagi natin pinapaalalahanan ng publiko na kung alam naman po natin na mali ang ating ginagawa, bakit pa natin gagawin or bakit pa natin uulitin? Pangalawa, ang ating mga enforcers are uniforming personalidad. So at least man lang, give them the due respect
na binibigay din po ng ating mga enforcers sa ating mga kababayan na motorista. And pangatlo po, gusto natin paalalahanan na lang din ang publiko na hindi na po maulit ang ganito pangyayari dahil unang-una, as I said, yung respeto po sa ating mga enforcers. And whether if you think na meron pong pagkakamali sa ating operation or sa ating enforcers, there is always the proper channel na kung saan pwede po tayo mag-complain. Meron po tayong adjudication, meron po tayong legal. At of course, bilang isang bansa, meron po tayong batas na mga sinusunod. And it does not give you the right na saktan po, hindi lang po ang aming enforcers, but lahat po ng mga enforcement personnel, and even kahit sino po sa kalsada, it does not give you the right na manakit. Dahil unang-una, pag tayo po ay nanakit, hindi natin alam po anong mangyayari. Possibly, sinuntok natin, you think it's just a simple punch. Paano pag nagkaroon po ng internal, let's say, more complications? So, dahil lang po ba sa isang traffic altercation or dahil lang po ba sa illegal parking, tayo po ay mananakit ng ating kapwa Pilipino? So, that is not the right thing to do. Sa nangyari po ngayon, tulad po nito, we will be looking into maybe getting police assistance whenever there is a clearing operation na po. Dahil ayaw naman po natin maulit and ayaw din po natin na may masaktan, hindi lang po ang ating enforcers but also ang publiko po. Ay, hindi siya SOP na, sir, na rin dapat yung police? For now, it's not an SOP po. Because una-una, tayo naman ay nagpapatupad lang naman ng batas trapiko. So, it's very minimalized or very minimal yung dapat merong police presence. But then again, sabi ko nga po, we will be looking into it. And as always naman po, ang kooperasyon ng ating kapulisan is always there. Especially, meron naman po tayong directive na meron po tayong mga memorandums na binababa, especially the Department of Interior Local Government when it comes to cleaning operations, na dapat andyan din po ang kapulisan, ang ating mga barangay, and also other enforcement agencies. Sir, sa unang-una kasi po, no, I believe there's a finding based on sa police po, no, na meron pong nakapkap na drugs po, no, but I leave that to the police to tackle on that issue. Ang sa amin po is the indirect assault na ginawa po sa ating enforcer, and we are also looking into direct disobedience to person in authority. Okay.